Hello guys, welcome again to my YouTube channel, Ingoti Works, for our today's vlog. Ating ibang vlog is how to dismantle on the EG hatchback o EG na cluster gauge. And as you've seen, nakabito tayo ng flooded na EG hatchback. So, mukhang gumagana pa naman yung mga motor. So, all you have to do is clean it, no? So, ang ating first na ating gagawin is tanggalin lahat ng bulb na to. So, ang pagtanggal niya, i-twist lang natin. Twist. Tapos, bunod. So, tandaan nyo lang kung saan nyo kinuha, no? Tulad nito, blue. Pwede nyo naman sila hugasan, no? Mabasa. Save naman yung mga bulbs. Titignan lang natin yung mga nakalawang na parts. Okay. So yung mga brown, mga blue bulb. Ayan, blue din, no? Pwede nyo hugasan, guys. Tapos, sealed naman yung mga bulb niyan eh. So, magagamit nyo pa rin. So, yun yung una natin gagawin. So, ipunin natin siya dito muna. Lahat ng matatanggal natin na pwedeng hugasan, ipunin natin sa balde. Ayan o. Ipunin natin. So, yun. Tanggalin muna natin lahat. So, lahat ng brown, polar blue siya. Ayan, grabe to. Biro nyo, 1 year itong hindi naglinis. So, titignan natin kung magagamit pa natin siya. Kung masasalvage pa natin siya. Okay? Next na tatanggalin natin is yung mga paa. So, ang kailangan nyo lang na tools is screwdriver, no, saka maliit na screwdriver, saka mga prying tool. Okay, yung prying tool, pagtanggal nyo ng paa. So, example, kung paano tanggalin yung paa. So, yan. Titignan nyo, paano pagtanggal. Sigwatin nyo lang. So, pag medyo umangat na ng gano'n, pwede nyo lang bunutin. Pinubunot lang yan. Guys, tignan nyo. Ayun. Kung naputol siya, meaning, okay pa yan. Yan. Pangalawa, ito, para matanggal natin. Tingnan nyo na, naputol na. Probably, guys, wala na yan. So, paano natin siya tatanggalin? Yan, tanggal. So, may nabibili naman na ganito. Marami pa tayong extra. So, pwede naman natin siyang idikit. So, tabi nyo lang. May pandikit naman tayo. Pwede natin dito. Siya, no? So, ganun lang. Sikwatin niya lang. Tapos may mga pin yun. Eh. Yung isa sumama yung pinaka-pin. So, tapos,
bilhin natin yung mga plates. Pamilyo. So again guys, this is flooded na. Tapos mahigit 1 year na. Ngayon lang nalinis. Ngayon lang natin attempt na malinis. Ganun lang gagawin nyo. Para ma-remove nyo itong so this is automatic gauge din, no? Okay. Kasi meron ano to. So medyo ikutin lang natin. Putik din, no? Mukhang maganda to. Okay. So ito yung pinakaloob niya. Yan o. Okay guys. At dininisan lang natin. Brabashin natin. Hopefully, mas restore pa natin. So, para matanggal nyo itong mga to, tatanggalin natin siya dito sa likod. Again, kailangan lang natin ng screwdriver. Istrayan lang natin ang WD-40. Gagana pa yan. Gagana pa yan, guys. Para namang kalawang. Tapos itong kabila. So, tandaan nyo lang itsura, no? Blue sa ilalim. Spray lang natin yung WD-40 yan. Yung pula dito. Yung may pulang resistor dito. Okay. Spray lang natin. Tapos, ito naman ang tanggalan natin. Gagawin natin.
na siya. Yan, i-sprayan lang natin ng WD-40, no? Tapos tututbrushin natin. Hopefully gagana pa yan. Kasi hindi naman nabulok yung mga paa eh. Wala namang rusted na paa. Itingnan lang natin dun sa loob. Baka may nasira na na paa. So yun ang delikado. So before nun, isprayan lang natin siya. Yan. Tapos eto, natatanggal din to guys eh. Natin din tanggalin. Since nabaha yung unit natin, patayin na, ano natin din, linisin din. Nalilinis to guys, may nalinis na nga ako ng isa. Ayan. Kasi yung nabili ko yung Honda EG hatch ko, may isang kasama na gauge din. Nilinis ko rin. So, hopefully, gagana naman siya. Hopefully. Pero ito talaga yung nakakabit sa kanya. Hopefully, yung mahalaga, may putik. Huwag lang masira to. Kasi ito yung connector eh. Gagana pa yan. Kasi dati yung sa EK, Honda EK ko na Civic, gumana pa eh. Yung naundoy ko na Civic, gumana. Probably the dinosaur. Linisin lang natin guys ng WD-40. Ayan yung kalawa. Pero ay buo siya. Ayan, putik. Compared niya dito. Ating linisin is yung ating mga makina. Siyempre, using yung WD-40, sprayan natin. Ayos pa yan. So ayan, tapos brambrushin natin guys. Meron pa ba toothbrush dyan? So ayan guys, no? Sprayin lang natin. Medyo okay naman siya. Brush lang natin. Natatanggal naman na yung mga kasi yung putik mukhang dumikit na, so itsagaan lang natin, no? Gumagana naman. Gumagana kasi bumalik sa zero. Ganun lang.
talaga siya, may puti. Ngayon yung loob, yun ang problema. Kasi baka may nasirang kapasitor na o resistor. Pero mukha naman wala, sinisilip ko. Kung wala naman nasira, na nabulok na paa at na-disconnect. So, ismail lang natin. Balikan natin yan. Ito naman. Spray lang natin, linis. Ayan, may mga putik-putik dito eh. Ayan. So, ganun lang. Linis ko rin siya. Ayan. So, natatanggal siya, no? Pagkakataon tayo dito sila rin natin. Pwede pa naman, gagana yan sa gagana kung gagana. Gagana yan kung gagana lang talaga. Inisip nila. Tapos kung cake, tignan mo yung puti ko, inisin lang yun natin. Spray lang natin. Tapos hit natin siya. Yung mga paa naman, yung apat na paa, bigyan lang sa apat na paa. Yun, okay. Yun lang, tapos brush na. Papatuyuin lang natin siya, tapos assemble natin, tapos saksak ulit natin sa engine natin para malaman natin kung gaano kalaki yung extent ng damage. So, ganito din yan, no? Bunutin na natin. Yan. Yun eh, oh. Putik, diba? So, brushin natin. Tapos yung iba, ang panghuhugas na natin sa buhay. Tagayin lang natin guys, no? Okay. Tapos ito, brushing lang natin. Make sure be careful dun sa pinaka-pin na yan, no? Yung kinakabitan ng yung needle na yan. Probably naman, nayos pa yung mga resistor niya. Ayan. Linis nyo lang. Tanggalin nyo yung mga putik-putik.
Gana pa yan, guys. At least, kung di man gumana, mapapakinabangan pa rin natin yung pinaka-housing niya. Balikan natin to kasi ito yung may mga putik pa dun sa loob eh. Kailangan malinis natin ang bongbong. Mas makita nyo yung brown, yung matanggal yung brown. Kasi ang iniingatan natin guys, yung mabulok yung mga resistor, capacitor. Baka dito, buo siya. Pero pagdating dun sa loob, putol na yung paa. So hindi na siya gagana. Yan. Iniigot naman siya. Ayan. Gumagana pa siya. Tapos nagsisiro. Ayan. Gumagana pa yan. Kung tignan pa tayo lang natin, walang naputol na mga resistor saka kapasitor sa loob, no? Mukha naman wala eh, kasi medyo hindi naman grabe yung extent yung hindi nakadami. Yun lang natin. Dito yung may part na ano. Ang putik eh. At pala kailangan maanan din ang kamay nyo rito na guys, no? Kasi pag mabigat ang kamay nyo, baka imbis na maayos nyo eh, kayo pa makasira. Very light lang. Far, bingo. Medyo na brush ko naman na lahat. So, final rinse na lang ng WD-14. Yan. So, yan guys, oh. Inis pa yan guys. Igana pa yan. Okay. Hindi man siya gumana na as a whole, at least pwede natin siya mapyesa. Okay, so yan ang ating guys, sasabunan natin. Pwede itong sabunan eh. Pero bago natin sabunan, tanggalin mo natin para naanin sa lahat.
least to makanggal niya yung mga kalawang-kalawang kalang. Iba rin yung sukat ng paa.
Wala na, no? Okay, so balik tayo guys. Pagsasabunin na natin ito para malinis. Guys, mabalik tayo. So, nag-ready tayo ng Tide. Ito ang ating basahan. Hugasan na natin. Sa natin hugasan guys, no? Ayan. Para matanggal yung mga putik. Pwede na rin natin ito lagay sa loob, no? Para lumampot na yung mga putik. At ito, okay? Para matanggal na yung mga dabal yung deporte ng kanya. Lagyan natin ang water. Para mas maraming tubig, no? Ayan. So, yung ganyan sa piece of cloth. Natan nyo lang, huwag maputong yun. Yung resistor. Ito. Okay? So, okay lang yung mabasa, no? Pwede nyo gawin to kahit sa mga Honda EG nyo, no? Mga Honda EG, pwede nyo rin gawin. Make sure lang na ingatan nyo, huwag mapunit. Kasi yung mga yan, yan yung mga connector eh. Focus lang naman natin dito is tinatanggal natin yung pinaka putik. So once wala na siyang putik, pwede na natin siyang patuyuin. Oy, ito na doon, oh. Kailangan ingatan nyo yun na huwag maputol. Sa kaso nun, medyo umangat. So, okay lang. Huwag na maputol. Tapos, banggawan na natin sa alat. Okay. Ito ang ating kamalinis na. Yan, banggawan na natin. Yes. Ihang na natin para matuyo. Putik-putik. Saka natin brushin guys. Okay. Para brushin natin para malinis siya. Again, if hindi na gagana itong gauge natin, mabibenta pa rin naman natin itong mga parts na ito. So, pero most probably gagana yan. Dilinisin lang muna natin. Dilinisin lang. Yan eh. Brushin lang natin. So habang nandiyan, okay.
lang malinis siya. Ayan. Ngayon, ito, putik po. So, ayan, babalsin natin. No? Medyo maputik talaga. So, pag hindi kaya, pressure washer. Tapos natin yung iba. Ito. Ayan. Black face, 180. Hindi 180. JDM ba to? Parang JDM yung 180 ah. Yan o, malinis na siya o. Kita niya naman kanina yung gaano kaputik, di ba? Black paste, no? Yan. So, ayan guys, oh, nalinis na siya, oh. Kanina, kita niya naman kung gaano kaputik, di ba? So, ihang na rin natin siya para matuyo siya. Sabay-sabay na dito. Yung iba naman, ba ito. So, automatic siya. Okay? So, automatic gauge siya, no? Yun. So, ayan, no? Automatic gauge siya. Malamang sa malamang to JDM. Ayan. Tapos ito yung sa temp. Okay guys, oh. Ganda tong gauge na to, ah. Maganda tong gauge na to kasi may seat belt saka may trunk release, oh. Ayan, oh. So dapat mapagana natin to, di ba? Parang ganyan yan, eh. Hindi ko lang alam ganito ba ang regular na. Ayan, malinis na siya. Ayan, malinis na silang tatlo. Ganyan yan guys, oh. Kita nyo naman ganina yung kung gano'ng kaputik, diba? So, papatayin lang natin siya, tapos ayan. Tingnan natin siya. Ano, wala. So,
Ayan. So, ang ating huling part is ito, saka yung mga bulb natin. Mga bulb natin, kahit na anuhin na lang natin yung isa-isa. Brushin natin. Again, naka-sealed naman to. Make sure lang na walang kalawang. Ito. Gagana yan. 100% kasi yung sa undoy, yung sa EK ko dati na undoy. Gumana. So ito, malamang sa malamang guys. Titirahin natin to ng pressure washer. Kasi yung mga iba, hindi na ma-reach nung ating toothbrush. So, bababad na lang natin siya overnight para lumambot siya. Tapos, titirahin natin siya ng pressure washer. At in the meantime, ang gagawin natin is isa-isa nating lilinisin itong mga bulb. Madulas na siya eh. Basta ano lang siya. Ayan. Yung mga bulb, kailangan lang matanggal nyo guys yung putik. Ayan o. Putik kasi yung nagpapasira sa ito, wala na. Titirahin ito natin ng pressure washer kasi hindi na ma-reach ng ating toothbrush yung ibang mga nasa doon, so para pumuti siya ulit. So, sana gumana pa siya. No? Hopefully. Hopefully, gagana pa yan. Tsagaan lang talaga. Sa bumili ka ng gauge, magkano gauge ngayon? 3,000, 5,000. Yung JBM. Wala na tayong pag-asa dyan. Mahalaga na linis natin yung labas. Linis, di ba? Okay. Again, sabi ko nga sa inyo, itong mga parts na to is kahit hindi natin mapagana, pero mas probably nga gagana. If lang hindi, worst comes to worst, hindi siya mapagana, pwede naman natin siya ibenta per part. Okay? So, ganun lang gagawin nyo, guys. Ngayon, kung... Kung gusto nyo lang talagang linisin din yung pinaka mga gauges nyo, dahil madumi na, or may nagmamalfunction na, pwede nyo gawin to. Ganun lang ang procedure ng pagbukas. No? Tanggal-tanggal lang. Okay? Sana nakatulong tong video ko to guys sa mga nag-i-AG dyan, sa gusto mag-DIY ng cleaning at gusto magbaklas ng kanilang gauge sa paglinis o pagpapalit ng bulb. Yun lang, pag nagpalit ng bulb kayo, kukunasan nyo lang, papalitan nyo lang naman ng kulay, no? Okay guys, if you have comments and suggestions or any reaction, violent reaction, lalo sa mga pinaggagawa ko rito at pinagsasabi, all you have to do is comment and write it down below. Para for more videos, please subscribe to Ingo TV Work Adventures and please hit the bell button for more videos, guys. Okay? See you next video, guys. Bye-bye!